po kayo. Saka na lang. Pag malapit na. Pero naabutan niyo po ba yung martial law, Nay? Ano po masasabi niyo ng panahon ng martial law? Marami kasi nagsasabi hindi daw maganda yung nangyari sa kanila ng martial law. Sa amin, marami ni. Bigay 150 sa 20 taon. Tapos yung ilaw, 200 sa 20 taon na aming binuot. So, napakamura. Oo, lahat. Hindi sila nila. Kaya di sila sila manalo. Pero sa totoo na, si Maoto siya magandang ginawa. Pinakamabait sa lahat yan. Pinakamabait sa lahat? Bigyan nga kami lupa sa Sapampana. Sigamin ng lupa. Binagyan kayo ng lupain? Oo, may kasamang titulo. May kasamang titulo? Sino po yung nagbigay sa inyo nun? Marcos. So, wala pong katotohanan yung mga sinasabi nila na yung martial law ay magulo. Hindi. Kaya lang martial law, lang sila magulo. Hindi si Marcos ang magulo. Marcos ay mabait na tao. Totoo lang. Kaya nabutan ko yan. Pati mantika, 5 piso, 10 bote. So, isang ngayon, libo ko. Ito, panahon ni Marcos may halaga to. Ganito, ganitong pera. Ganitong pera may halaga yan sa Marcos. Kay Marcos. Ngayon, walang halaga to. Ibigay mo sa anak to, itatapon lang to. Yes. Ayun, ang sabi ni nanay. Ano po yung mga na-experience nyo noong panahon ng martial law, Nay? Wala pa ng bahay. Magkano ang labor? 50 pesos sa araw. 5,000, ganda na ng bahay ko. Plywood, 30 pesos. So, ano masasabi nila? Oh, ang pakagandang ginawa nila. Oh, nagtayo ng kadiwa. Doon kami bumibili. Yes, and ano po, pwede nyo po ba makwento yung kadiwa, Nay? Kasi hindi namin ito naabutan. Ano ba meron doon sa kadiwa na yan, Nay? Kadiwa, mantika, 5 piso, 10 bote. Ang itlog, lahat, lechen, lahat, mababa lang doon. Ako, lahat, pag doon bibili. Siya nagpatayo yung kadiwa. Kadiwa? Sa panahon din ng Marcos yun, Nay? May kadiwa pa ba kaya ngayon, Nay? Ay, wala na. Diyos ko. Pataasa sila. Kita mo. Tapos, eto pa, kuya. May tindahan. Ang daming tindahan, andyan na inspector. Pag ikaw mataas ang presyo mo, sarado tindahan mo. Ganun po kahigpit. Oo, oo. Pag tinaasan yung presyo nila, pinapasara ng Marcos. Oo. Ayun yung maganda. Oo. Kasi nga, pantay-pantay. Bawal ang jumper, hinuhuli. Hala, kala mo ba? Hindi mo kailangan kasi mag-jumper kasi mura lang piliin. Ah, may uso na rin pala jumper dati, Nay. Oo, hinuhuli. Pag nahuli ka, kulong. Kaya lahat noon, walang jumper. Kasi nga, mura na yun. Ngayon na yun, naumutol na mga jumper doon. Oo, ngayon, kakasunog pa. Tama, ayaw pa nila si Marco. Ay, naku, ewan. Pero kayo na, kung sakali pong hindi nila hindi ma-disqualify si BBM, isa rin po ba siya sa gusto niyong maiboto sa darating na? Paalala, ako mag-iisip pa. Paalala. Maaano ko rin yan. Mag-aaralan ko lahat yan. Pag-aaralan niyo po yung mga ano nila. Kala ko, inabutan ko yan. Ang pera po, ako, mabata 10,000, hindi pa nauubos. Tagal, bago maubos. Pero ngayon, yung 10,000, parang ang ilang? Sa is, mabata 8. Naku po. Lalong gumanda, lalong ano natin, bansa natin. Kaya nagmasyalo, magugulo sila. Takot ang tao ngayon, mag-rip. Wala nagre-rip noon. Kaya siya, inetika. Walang pumapatay na bata. Lahat. Galing kay Marco. Hindi na kakayanin ginawa ng Marcos. Lahat-lahat. PRCC, Agricultural Center, LRP siya nagpagawa. Land Center siya nagpagawa. Ano na pa? Ipahabulin nila dyan. Naniniwala po ba kayo na yun? Marcos din po ba napagawa na yan? Naniniwala po ba kayo na magnanakaw ang pamilya Marcos? Kasi marami nagsasabi na maraming ill-gotten wealth itong pamilya Marcos. Hindi magnanakaw yan. Ang mga inti, katampi yan. Kala ko na yaman ang inti, ibinibigay lang sa kanya. Diyan magandang pakita niya. Kung ano yung isaba, aking isaba. Yung tinagawayan niya, kung nangyay si Marcos, hindi nila makukuha yan. Ginagalang si Marcos. Ah, kagalang-galang talaga. So, mali-mali po yung balita na... Alam ba sila? Buti yung mga bata, wala naman alam yan. Yung mga estudyante, wala naman alam yan. Ilan taon na po ba kayo nung nagkaroon ng martial law? Gusto, siguro, edad ko siguro mga 30. Ano pa? Nabutan ko yan. $8, nabutan ko rin. So, naabutan niyo din na yung nagkaroon ng EDSA People Power? Ano masasabi niyo doon, Nay? Isa po ba kayo na sa pumunta doon? Wala.
nandito ako sa bahay. Alam mo, ginawa nila yan lang kasi gusto na pala si Marcos. Pero maganda naman ang ginawa. Nangunguna dyan, si Ringo. Puro kakanti ni Marcos sa palis dyan. Sila Rini. O kasi ngayon ang buhay nila. Ni mama na ba sila? Wala rin. O sila. Ito talaga si Marcos. Wala akong masasabi. Ano kaya sa palagay nyo kung bakit sila nag-declare ng EDSA People Power noon? Eh, gusto nila pala si tao. O eh, si Marcos. Nagganyan sila dahil may sakit na. Mahina na. Eh, kung walang sakit yan. Ako, bura ba sila dyan? Oh, lahat ng pulis, hindi sa amin, mara-mara si Mama Tutu. So, masasabi nyo na yun talagang isa sa mga the best na naging Pangulo, yes, itong si Ferdinand Marcos. Hindi kaya ni Duterte ang ginagawa. Pero nung after ni Pangulong Ferdinand E. Marcos, sa tingin nyo na, sino yung sumunod na naging okay na Pangulo sa inyo? Ay, wala na. Cory, wala na. Wala na. Tapos na, wala na. Puro naghihirap na. Naghihirap na yung mga tao. Yan lang, pinakamagandang president. Tapos nawala pa yung mga pag-aari ng ibang gobyerno na ibenta. Ayan na. Lahat ng mga kasangkapan na imenda, puro regalo lang yan. Regalo lang po. Oo, mga bigay lang yan. Mga sababas pala, bigay lang yan. Maraming nagsasabi kasi sa social media na lalo na yung mga kabataan ay galing lang daw yung sa... Regalo lang yan. Galing daw yung sayako na yaman. Bigay lang mga regalo. Miss Manila yan si Imelda. Hindi na ba nila alam? Miss Manila yan. Ganda-ganda niyan. Baka alam mo. Nay, ito na lang, Nay. Ano po masasabi niyo sa mga kabataan na hanggang ngayon naniniwala na masama yung Marcos? Hindi nila alam. Wala sila alam. Asa tiyampa yata sila. Wala ba alam? Baka nasa tiyampa sila. Kasi yung ibang mga libro, Nay, ako, katulad ko, Nay, kabataan. Ang mga ibang... Maganda. Yung mga libro kasi, ang laging sabi, diktador ang Marcos, hindi. Masama ang Marcos, hindi. Masama ang martial law. Maganda ang martial law, parang tao, tumino. Matino yung mga tao noon. Nagkaroon ba ng disiplina yung mga... Ayan yung mga bata, tingnan mo ngayon, lumalaban sa mga magulang. Kaya kay Marcos, wala nang lumalaban. Saan ko anay? Wala ko yan? Pwede, saan ko anay, walang siyabo? Wala. Bata, wala siyabu natin na yun, di ba? Wala siyabu yun. Ay, maraming siyabu. Nagkipaan na. Mga bata, mga ilan siyabu. Doon siya, mga limang ito siya, hindi pinapagkailan. Tapos, mayaman daw tayo na yun pagdating sa agrikultura na ito. May katotohanan ba yun? 1,000, inabot ng ilang taon, nasa bangko pa. Hindi ko binuko, nakaipon pa ako ng pera. Hindi pa konti. Dinawala ko si mga ito, saubos na yung pera ko. Yan, sabi ng ano natin na yung mayaman daw tayo pagdating sa agrikultura. Oo, totoo yan, kuya. Lahat, mayaman tayo. Wala nagwe-welya. Tapos dito pa daw nagdaaral yung mga ibang bansa. Totoo yan. Totoo yan, sila bumubong. Totoo. Kaya ayaw nila manalo. Alam nila, gaganda ang buhay natin. Sa tingin nyo na, bakit sinisiraan pa din hanggang ngayon yung Marcos? 35 years na mahigit ang lumipas? Tao natin, yung inggit di naaalis. Ewan. Yung inggit? Walang kasayahan ng buhay, miski sino mo po, walang kasayahan. Miski sino. Lahat na mo po na, ganun pa rin. Ganun pa rin. Siya lang ang naging 20 presidente na gumanda ang buhay natin. So yan. LRT. Tagat-tagan na, buo pa, ganyan. Papakinabangan pa. Pinagawa ni Duterte, araw-araw sila. Paano? Si Marcos marunong. Pag papagawa ko yan, pag corruption, puno nga, kaya dilandahan nila. Magaya, bulutan. Hindi na sisira yan, tagal na. Mahusay ang gawa ng tao noon. Si takot. Sige, makulap ka. Pag gusto makulong, salvage. Takot, kaya yan. Pero arti natin, ganda-ganda. Makita mo, napapakin na ba? Ilang taon na yan. Gusto, ultimo bata malito, nakakasakan. At api ngayon yun. Sa may, ginagawa, sira-sira, araw-araw, pinapalitan. Ano, di ba?